ay kung kayo po ay madalas mag-check na inyo pong feed sa social media, whether Twitter o di kaya ay Facebook, malamang sa malamang ay nakita po ninyo itong viral video nga po na sinasabing encounter o di kaya ay parang ano ba to, away ba yan, sagutan sa pagitan po ng isang sinasabing empleyado daw ho ng San Juan City Office of the Mayor at si Senator Jinggoy Estrada. Ayan, nakikita ho ninyo kung kayo'y nanonood sa teleradyo serbisyo yung mismong video na yan. Nakailang shares na po yan sa social media. Eh para humalaman natin yung konteksto, kasi ako din nung pinanood ko yan, sabi ko, ay oo nga, may sagutan. Pero ano ho ba talaga nangyari dyan ho sa viral video ho na yan? Malalaman ho natin mismo. Kasama po natin ngayon sa linya ng telepono ang Supervising and Administrative Officer ng San Juan City Office of the Mayor, si Ms. Pia Hill. Ms. Pia, good evening po. Welcome po sa Story Outlook. Si Joyce Balancho po ito. Good evening po, Ms. Joyce. Opo, good evening. So, sa inyo na po manggaling, ano ho ba talaga nangyari dito sa viral video na ito? Saan ho ba ito nangyari? At ano po ba yung kwento sa likod nitong nangyaring encounter ho na ito, Ms. Pia? Okay po. Sa San Juan Gym po yan, sa bali, evacuation center po namin para sa mga nasunugang pamilya ng Barangay Bati. Mm-mm. Hindi kasi nakita sa video yung initial encounter na hindi ko naman sila kausap. Actually, hindi rin ako nakatingin sa kanila. Sinigawan lang po niya ako ng, Hoy, Pia Hill. Tinignan ko na lang po siya. Tapos, lumakad pa rin ako palayo kasi ayoko ng encounter sa kanya. Dahil parang mainit nga ulo niya, parang galit na galit nga siya sa tono pala ng pananalita niya. And then, hinabol niya po ako saying na hinaharang ko po daw yung mga tao niya, which is hindi naman po totoo. Kasi unang-una, wala po ako function doon sa evacuation center. Ang trabaho ko po ay nasa labas. Naglilinis po kami ng listahan ng mga pamilyang nasunugan na kailangan po namin isubmit sa DSWD. Kasi po, magkakaroon po ng financial assistance relating the following morning. Yun po yung trabaho ko. Hindi po ako part ng evacuation center. So, ang dami niya pong accusations. Actually, may minention pa po siyang ibang name na empleyado rin po ng City Hall na hindi rin ako, wala rin ako honestly idea ano yung sinasabi niya. So, yun po. Okay. Siyempre ako, nagulat din ako doon sa encounter kasi siguro hindi ko lang po siya ine-expect na makikita ko po siya doon. Okay. Sino po yung kumuha nitong video na to? Kilala ho ba ninyo? Sino yung kumuha at nag-upload? Actually, nakita ko siya nung habang nagkakaroon ng argument doon sa area. Nasa plain sight ko yung babae. Tao po nila yon. Unang-una, bakit ho kami magre-release ng video na masyado ng huli? Dapat nirelease ho namin yan noong April after it happened. Di ba po? Kasi walang sense eh. And if you analyze the video, maririnig niyo po yung mga side comments ng babae. And hindi siya, kumbaga lahat siya negative against me. Kasi nga, ina-accuse nga nila ako na hindi ko sila pinapapasok sa site, ayon doon sa evacuation center, and at the same time, kasi wala daw protocol. Hindi ko po alam sa ang LGU na kapag may ganitong sakuna, walang protocol. Opo. So April pa ho pala ito, this year. April this year. May napakatagal na ho ininto, Ms. Pia. Yes, kaya nga po walang sense na lumabas yan eh ngayon. And actually, ang assumption ko na lang, ito, opinion ko lang naman to. Opo. Bakit yan lumabas? Kasi kare-release lang din naman no reverse decision ng Sandigan Bayan doon sa kaso ni Senator. Siguro, baka akala nila pag ni-release nila yung video na yan, makakakuha sila ng simpatya na si Sen nagpupunta ng San Juan at tumutulong. Hindi ko rin naintindihan. Okay. Medyo putol ho kasi itong video na ito. No? So, paano ho nagtapos yung encounter po ninyo, Ms. Pia? Alam niyo po, from the very start, lumalakad ako papalayo. Siya yung habol ng habol. And syempre, ako, kahit papano, inaobserbahan ko naman po yung mga tao sa paligid ko. And napansin ko nga, medyo marami siyang security personnel na nakapaligid. And at the same time, hindi lang security, may mga kasama pa po siyang ibang tao na nandun. Na yung iba, kilala ko talaga by name. And the rest, hindi ko talaga kilala. All throughout, lumalayo ako. Kasi nga,
ayoko na dahil paulit-ulit lang po yung sinasabi niya sa akin eh, na hinaharang ko daw yung tao niya. Never ko na-encounter yung tao niya in the first place nung earlier than that time na magkasama sila. Hindi ko po sila na-encounter dahil late na rin po ako dumating doon sa area. Dahil yun nga po, napag-utusan lang po akong maglinis ng listahan. And second thing, yung pag-alis ko po, kasi nga, sobrang lapit niya sa akin eh. Sobrang lapit. Inaambahan niya ako ng katawan niya eh. Sobrang lapit ho ng mukha niya. At naaamoy po talaga kahit yung hininga niya, naaamoy ko po. So nakikita ko yung nginig niya. And at the same time, syempre ako, natatakot din naman ako. Sino ba, senador yan eh. Sino bang gugustuhin na bumangga sa senador? Ano ang naging pakiramdam ninyo habang kayo po ay nandyan sa encounter po ninyo with Senator Estrada? Kasi it appears dun sa video, ano po ba, mag-isa lang po ba kayo and then mas marami siyang kasama, nakaharap po ninyo? Yes, mag-isa lang po talaga ako. Kasi yung grupo, earlier, kasi kasama ko yung, yung kapitan, yung kagawad na nasunugan kasi nga nililinis namin yung list. So nung nalaman ko kasi may pumunta po sa area namin na sinabi na nagwawala nga po daw si Ten. So nagpunta ako doon, ang talagang purpose ko lang is to get the chief ng CSWD para walang engkwentro na mangyari. Dahil alam naman ho ng mga taga-San Juan anong ugali niya talaga. Ganyan talaga siya kahit kanino. Anyway, so hindi ako naging successful doon sa attempt kong makita yung CSWD chief. Kaya umalis na rin po ako. Ayoko na rin nga magkasalubong kami. Kaso, nung encounter na, syempre nanginginig po ako. Medyo natakot din ako, sa totoo lang. Pero, mali ho yung accusations niya sa akin. Kaya nagsasalita, kaya sumasagot din po ako. Opo. Following this pag-upload at saka yung nag-viral na video, although it's April pa ho pala, matagal na ho na panahon. From the moment na nangyari ho yan, ay, meron ho ba kayong, I don't know, nagreklamo ho ba kayo? Meron ho ba kayong ginawang kahit anong aksyon? Or pinalipas nyo na lang ho yung naging encounter ho ninyo with the senator? Actually, I reported it to the mayor. Siguro, ano ko na rin yun, para lang malaman niya what's happening. Diba? Pero I didn't file any blotter or anything, though ang dami nag-a-advise sa akin kasi marami naman pong naka-witness na nandoon. Yung driver ko po na nandoon, inagawan po ng cellphone nung security niya. Kasi nakita niya, dahil nakatalikod ako, nakita niya dun sa area niya na pahabol sa akin si Ten. So ang ginawa nung driver ko, nag-attempt siyang i-video sana yung encounter. But it so happened na yung security niya naka-spread out that time, nahablot yung phone ng driver ko. So wala siyang nakuhang video. Okay. Sige po. Mabuti ho na kayo yung nakausap ho namin para sa inyo na humanggaling kung ano ho yung mga nangyari ho dyan sa video na yan. In spirit of fairness ho, kami ho ay tumatawag din ho ngayon kay Senator Jinggoy Estrada para bigyan ho namin siya ng pagkakataon na sabihin din ho yung side niya kung ano ho ba yung nangyari. Okay. Opo, Miss Pia. Opo. Maraming salamat po. Yan po si Miss Pia Hill. Mula po siya sa office of the mayor po ng San Juan City, Supervising Administrative Officer. Miss Pia, maraming salamat po sa inyong oras ngayong Linggo ng gabi. Ingat ho kayo parate. Maraming salamat po. Thank you. Naku, viral na viral ho yung video na kayo po ay nandoon. Ano po ba ang inyo pong kwento, Senator Jinggoy? Ano ho ba nangyari dito? Okay, ganito ang totoo nangyari dyan. Ha? Opo. April 16, nagkaroon ng sunog. Itong taon na ito, ha? Itong taon na ito, this year. Opo. Dito sa isang barangay namin, sa Barangay Batis. Tapos April 18, nangyari yung video na yan. So that was several months of, several days after. Inutusan ko yung aking staff na pumunta sa evacuation center sa San Juan Elementary School para pakuha yung mga listahan ng mga nasalanta ng sunog. Mm-hmm. O biktima na sunog. Opo. So, nung pumunta yung staff ko, ayaw papasukin. Ayaw na papasukin. At ang sabi raw, at nagpakilala na ha, ng office ko, ha. At ang sabi raw, bawal humingi, bawal kumuha ng tulong sa mga Estrada. Okay? So, bumalik ng aking staff sa aking tanggapan, sa aking, dito sa aking bahay dito sa San Juan. At yun ang sinabi, yun ang nireport sa akin, bawal daw kumuha ng tulong sa mga Estrada. Utos daw ng mayor. Okay?
So medyo narindi yung tenga ko. Pumunta na ako doon. Mm-hmm. So kina-question ko bakit ayaw magpabigay ng tulong pagkagaling sa akin. Pagka sa ibang senador pwede, sa akin hindi pwede. Tapos kinausap ko yung ay magpakita nung DSWD na city nila. So nagtanong-tanong ako, bakit ayaw nyo bang magbigay ako ng tulong dito? Unang-una, naging mayor ako dito. Pagkalawa, senador ako, pwede naman ako magbigay ng tulong kahit kanino. So na-encuentro ko yan yung babae niyan. So siya pa yung nagsabing hoy sa akin eh. Oye, senador, bakit? So sabi ko, di hoy ko rin. So yun ang totoong nangyari. So kinumpronta ko sila. Tapos ang malisyoso pa rin sa picture na yun, sa video na yun, yung isang staff ko na may hawak ng mic na pinalalabas nila na may hawak na baril, bata yun. Saka maraming pulis doon. Kung talaga may hawak na baril, di sana hinuli yung staff ko. Kung talagang baril yun. Pangalawa, wala yung mayor dito doon nung panahon na naglalimerda sa Amerika. So yun ang buong katotohanan niya. So nagkaroon kami ng kwentro. Ayaw tumanggap ng tulong galing sa amin. At hindi lang yan isang beses, Joyce. Mm-hmm. Naalala mo yung pinakulong ako niyan, nag-distribute ako ng bagos during the pandemic. Wala raw akong permit. Pambira, naging mayor ako dyan. Lahat ng tulong, basta mayos ako na. Ina-accept ko lahat yung mga donation. Ito, perishable items no, that needed to be disposed right away. Up. Pinakulong nila ako. Pangalawa, nagkasunog din dito sa isang barangay. Hindi rin ako pinagbigyan. Pangatlo, ako sumulat yung aking opisina sa tanggapan ng mayor, nanghihiram ng basketball court para baka pagbigay na ayuda sa San Juan. Hindi rin ako pinahiram. Anong klase yun? Tapos ako ngayon ng masama, matagal yung video na yan, ngayon lang nila pinalabas. Bakit? Very suspicious naman yung timing, porket na-acquit ako rin sa aking mga kaso. Ganun lang ba yun? Okay. Makakapanira sila ng tao? Apo. Senator, tanong ko lang po kasi nabanggit ho ni Ms. Pia kanina na hindi daw ho sakop ng kanyang trabaho yung hinihingi po natin na I think yung listahan nga po and yung access para ho kayo makapagbigay ng tulong sa mga residente ho natin. So ito po bang video na ito, kumbaga coincidental lang na siya yung ating nakausap at that moment or siya po talaga yung hinanap natin nung panahon ho na yan? Hindi, bata talaga ni Mayor yan. Yan ang lumapit sa akin doon sa evacuation center. Yan ang humarap sa akin. Okay. Tapos bigla siyang tumalikod. Opo. Senator, hinahabol ko siya. Kasi may pagkabastos eh. Tapos ngayon ako sasabihin bully. Ang sabi po ni... Napakasinungaling yan. Opo. Senator, ang sabi po ni Ms. Pia, yung kuha daw po nung video na ito ay sa staff ho ninyo. Nagtataka daw ho siya paano daw ho ito na-upload at yung timing daw ho, April pa ho ito eh. So bakit ho kaya ganon? Baka may alam lang ho kayo kung paano ho ito na-upload. Wala po akong alam sa video na yan. Mm-hmm. Wala po akong alam. Pero staff po ninyo yung kumuha nung very video? Suspicious. Joyce, very Apo. Suspicious yung timing ng paglabas ng video. That happened April 18 pa. Oo, ang tagal na ho. Kaya nga, baka nila pinalabas ngayon. Para makapanira lang. Hindi, pero yung video daw, sir, would you confirm is staff nyo daw ho yung kumuha nito nung video? No, I don't think so. Ah, hindi ho. Oo. Kasi yun naman ho yung side ho ni Ms. Pia. Sabi lang nila yun. Oo. Sabi lang nila yun. Siyempre, magsisinungaling yun. Mana-mana lang yan eh. Mm-hmm. Reaction niyo ho ang sabi ho ni Ms. Pia kanina. Yun nga din yung pag-timing ng pag-viral nitong video ay nataon ho sa pagkakataong meron hong nilabas na very crucial decision ng Sandigan Bayan sa kaso ho ninyo. O kaya nga, sino ba nagpapalabas? Di sila. Sino nagpalabas niyan? Just because I was acquitted of the charges of bribery before the Sandigan Bayan, bigla na ilalabas 'yan. Kasiraan ko. Ay, hindi naman alam ng tao ng punot dulo niya nangyari, kaya kinamporta ko yung babae niyan. Kasi ayaw nga na humingi ng tulong sa mga estrada. Huwag daw humingi ng tulong sa mga magkakapatid. Proven na yan. Mm-hmm. Ininumerate ko na yung mga ginawa niyan, yung mayor na yan. Una yung bangos, pinakulong niya ako, pinahuli niya ako, isang batalyon na pulis humuli sa akin. Wala naman charges of finale sa akin. Pangalawa, ay magpagamit ng basketball court, magbibigay sana ako ng ayuda sa ating mga kababayan dito sa San Juan.
Siyempre, naging mayor po ako rito. Meron nga kasabihan, charity begins at home. Siyempre, unahin ko yung mga kababayan ko na nangangailangan dito. Okay. Pero yung resolution nito, Senator Jinggoy, after this encounter, naging maayos na ho ba yung sistema? Meaning, natuloy ho ba yung balak ho ninyo na pagbibigay natuloy ng tulong? Natuloy yung pagbibigay ko ng ayuda na 10,000 pesos per family in a different venue. Okay. In a different venue. Mm-mm. Imagine, yung mga nasunugan doon sa evacuation, yung mga taong nasunugan doon sa evacuation center, pinalipat pa namin doon sa ano, doon sa ibang ibang venue. Imagine, nahirapan pa yung mga taong pumunta para lang makakuna yun dahil ayaw ko papasukin doon. Imbis na doon lang ako mamigay, ayaw ko papasukin. Okay. Sige po. At isa, nabigyan ho ng linaw, Senator Jinggoy, at mahalaga din ho na nakuha namin ang panig ho ninyo para fair and balanced naman ho tayo dito po sa pagtalakay ho namin. Opo, mag-iingat ho kayo, Senator Jinggoy. Maraming salamat po at kahit Sunday evening, kayo po ay sumagot sa aming tawag. Maraming salamat po, Senator. Thank you. Thank you po. Yan po si Senator Jinggoy Estrada, ang ating Senate President pro tempore.